Hansen. Ano, ano? May nagsasalita na pala. Meron na, si Madam Announcer. Oo nga, kaya nga ngayon ko lang siya narinig ulit. Si Madam Announcer yan. So, sinasabi na niya yung pangalan. Pwede na pa. Para alam na natin yung pangalan talaga. Oo, eh, ikaw kasi sabi-sabi ka sa... Kasi, guys, sa kaya eh. Sa YouTube kasi, Wex man, mamatay man. Sa YouTube, yung Miro Spotlight, ang sabi, ang pangalan daw ni Claude, Cloud. Huh? Tapos sabi, ang pangalan sabi ni... Sabi niya ate. Ano sabi niya ate? Claude. Claude. Oo, tapos ang pangalan daw ni Kaya, ay ni Kaja, Kaya. Kaya, oo. Tapos ang pangalan daw ni Aldo Dus, Aldo. Oo. Siyempre naman, eh, doon tayo sa official. Official ano, official... Oh, yung ganda na skin natin. Pwede naman. Official, oo. Oh, doon tayo sa official. Pero nung dumating na si Madam Announcer, sabi ni Madam Announcer, oy, caster, eto yan ah. Ito yung mga ano, ito yung mga sinasabi. Kaya sige. O, tingin mo dito. Tinuruan ka. So, tingin mo dito, Mami Tricks, XA versus Bren. Parang parehas maganda yung lineup, tingin mo. Bren pa rin ako eh. Bren lang malakas. Oo, sige. Bren lang malakas. Parang feeling ko, may surprise ang gagawin ng XA. Kasi, Mami. May ano, may tinatagong ano. Sir, jutsu. Jutsu. Kasi, kung iisipin mo, mag-run ka ng isang hari, then meron ka pang cushion. So, palugbogan so, talaga. So, may balak ata, pero aggression position early. Four. Execration. Nahabulin na dito si Yuji, pero mukhang makakatakas siya, Kuya Manjin. Ang sakit. At si Hayes. Ang sakit ni Lord dito. Ito na yung sinasabi natin kanina, eh, Dani. Aga, aga nilang babalugbog dito. Oo, Mami Tricks. Kasi Grock at saka Dewboard, ito yan, ha. Kapag level 4 nung dalawang yan, actually level 3 pa lang ng crack. Wala na siyang pakialam sa nararamdaman mo. Kung baka sasampal-sampalin ka na ng kanyang pwede first ka kid pitigin dito. Eh. Pero ito na, bago magsimula ang lahat, pakilala muna natin. Oo nga pala, oo nga pala. Execration, Lord para sa Grock. Mm-hmm. Edo Max for the Leopard Backbed as the Harry Dian on the Akai and Zapno para sa Kusho. Oh, pero si Yuji, ang lunok dito, ay tinamaan ng Sword Spike. Si Ribo, ang Kari, Hayes will be using the Cho, Coco as the Tamos, and si Captain Pain. Ang gagamit dito ng Minotaur, one of the best Minotaur users din, Madam Aki dito. So medyo nagkakabalog po. Kasi itong dalawang teams, kilala na rin nila ang isa't isa eh. Oo, oh, parang sabi na sila sa galawan eh. Pero si Edo Max dito mukhang nasa mali pa ata siya. Pero mabuhay! One more first hit! Blood. At Kuya Pain, ano yun? Isang one hit na isang lang. Isang one hit na lang, sabi ni Manjin. Isang, ewan ko na. Isang kiliti na lang, Madam, pero nakapag-shielders pa. Eto nga yung sinasabi natin dito. Medyo nabuhay pa si Edo Max dito, even though... Nabuhay nga. Isang one hit isang na lang. Isang one hit na lang. Sabi nga ni Asian Cutie, kung sino pa yung nakakaranas ng pain, oh, sila pa yung nasasaktan. Kaya si Kuya Pain... Nasaktan. Kasi pangalan niya Pain. Oh my God! Eh. Automatic, it rhymes. Inspirational talaga. Inspirational quotes yun. 2 minutes in, even though one level 1 dito, level 2 dito, si Edo Max, napakagandang ano yun, napakagandang kill on the turret yun, oh, na nagmula sa kanya. Kasi kahit pa paano, maninigit yung rotation na gustong gawin ng Bren Esports. Without the Minotaur on that specific timeline, time frame, medyo nakakapagkuha ng space ngayon si Harit mm-hmm. at si Akai sa plano nila, Madam Aki. Tingnan mo, pupunta pwede na sila naman sa bomba ko. And level 4 na dito ang ating mga players that eto na. You might see a clash anytime soon, pero ito na ang turtle. Hop, eto. No one held na, pero masisecure ng execration. Nako, ang gandang good outplay. Start. Oo, medyo na-delay nga eh. Yun nga yung sinasabi natin, na-delay ng bahagya ng ilang seconds pa yung death timer para sa side ng Bren Esports because yung playstyle ng Bren Esports, they want to play it as aggressive as possible. Oh, kasi sulit naman talaga sulit yung line nila. Oh, kasi having the two jungle ano, jungle item para sa dalawang core nila. Gusto nilang makakuha dito ng objectives after the gank. Mm. So, with that isang pagkakamali lang, wrong mistake na yun. Oh. Eh pwede naman wrong mistake ang mga pagkakamali, pero execution. Oh my god. That's been one fury, pero si Pain dito, siya ang napiling biktima. Lord, medyo pa, lalo siya ng corner dito. Harit, getting that kill. Habang si Hayes naman ang naiwan dito, Sword Spike para kay Zapno, and that will be another victory para sa Exe. Mula doon si Kuya Lord, Hayes running kill for his life. Triple kill para sa Harit. That's a 5 kills. Four lang. For execration. 4 kills, pero kasama na din yung nauna dito. Oh my. Kuya Manjin, wala pa tayong 4 minutes or 5 minutes at kita natin yung aggression ng execration. It rhymes. Yun na nga ang maging naging dilema dito even though there's the Minoan's Fury. Sinabi natin kanina,
ang ganda nung grab block. After mag-grab block, dun sa pinakamagandang choke point, launch instant, attack! Papasok talaga yung Zaman Force and yung mga ano dito, yung mga sword spike ng Execration. Main problem siguro dito ng Exe, yung dalawang core damage nila dito is magic damage. So, ang pwedeng gawin dito ng Bren Esports para manigate yung mga damage na yun, kuha sila ng mga magic resistant items. Pero, nagkakaroon ngayon ng space sa side ng Execration, si Kuya Ito, Max. Eh, ayaw mo ibigay yung... sa Leomord. Yung Leomord ni Kuya Ito, oh, Max, madam. Turtle, so, directing soon. Lalo na yung Harit at Gushon din, hindi sila napapahirapan. Oo. Oh, oh. So, sa tingin ko, kailangan nang gumalaw ni na parang Yuji dito, ni na Kuya Magedad. Sumama na siya, tapos yung pari dito, yung magpa-farm, or probably yung tamo siya magpa-farm. So, para wow, sa Bren. The Minuan Fury once again, pero no follow-up from Bren Esports, at pipiliin na lang nilang mag-disengage dito. So, Execration will have the opportunity to take down the turtle. Grabe na walang kahirap-hirap, at hindi na iko-contest ang Bren. Grabe naman to, walang practice-practice, pero practice, nakakapagpagong. Practice, pero ito na, Phantom City, labas si Barbel, pero that will be too late for Eto Max, and he will fall down. And that is a good pick para sa Bren. Kailangan nila yung pick na yun. Sa tower. Oo, oh, alam nilang mabibigay na yung pagong. So sabi nila, kunin natin yung objective sa baba. Control na natin yung bot lane para mabigay kay Ribo dito yung farm na hinahanap nila. Again, pinag-usapan natin to, Madam Aki. Si Ribo at si Yuji lang yung main damage output ngayon ng side ng Exe. And Ribo, almost having the endless battle, na-delay lang siya ng onti dito. Ng konti. Bahagya, it rhymes. Ang maganda rin kasi, ang maganda sa mga damage dealer ng Bren Esports dito is si Lunok, hindi niya sobrang kailangan ng farm. Isang item lang pala siya. Isang item lang and level dito si Yuji. Pwede na siyang sumama. Si Ribo, pwede na lang iwanan dito pero may mahuhuli pa ata sila dito. That will be the choke. Grabe yung ano dito ng Exe, balagbag. Yung team fight nila dito, sobrang ganda. Balagbag Esports. Parang kakaiba na to. Parang ano na to, nagpa-practice pa. Di ba talaga nagpa-practice to, Madam Ari? Pinapartidahan na ata nila yung Bren. Pwede naman. Pero... Pwede naman. Tower yun ako. Oh. We'll be here. Hindi ka ng Coco Jam. Sarap din yung Coco Jam, ha? Oo nga, nakakamiss yung Coco Jam. Pero madam, tingnan mo, Blade of Despair, si Kuya Ito Max, op, Wild Charge, oh, para kay Lord. Mamba out. Para, ay, nako. Ito kasi yung nangyayari, Mami Trix, eh. Yung sustain ng mga tank dito ng Exe, na-out-sustain yung Bren. Kasi, yung pasugod na si Kuya Lord, 203, lamang na yan for sure ng isang item against kay Kuya Pain. Tapos, si Kuya Dian na din, with 4 assists, Gucci na rin. So, ibig sabihin dito, kung labanan na ng mga Brusco, lugi na yung Bruscoan dito ng side ng Bren, Madam Aki. Parang bumayad yung mga bouncer. Ganda na yung ganap dito. Dalawang ating shield. Ay. Para dito sa dalawang tanks na meron yung Exe. Tapos, eto pang yung... si Lardo. Ako po si Kuya Lard, mukhang na... Una, di siya nasasaktan. Ano yun? Parang kiniliti. Kiniliti. Bato kasi yun eh. Pusong bato. At for Execration, talagang they have to survive lang din naman. At mahalaga din talaga na hindi ka namamatay. Pagdating sa team fight. Para hindi naihinto yung farm mo. And that's what is happening doon sa Akai. Kasi ang importante... Mahalaga, Madam Aki. Tama ka dyan. Yung talaga nangyari. Kaya concentrated energy na ngayon. Si paring Harit. Lots of sustain for the side of Execration dito. It's a sustain game para sa kanila, Madam Aki. Sustain nga lang. Sustain kailangan game. Lang nilang i-survive yung mga maibabato ng Bren Esports. But let's free. Not forget Uy, grabe. Na meron silang carry. Yun pero na. Speaking of carry, mamatay si Kuya Ribo dito. At not good for Bren Esports dahil priority. Priority nila yung carry. Minuan Fury na naman, mga kaibigan. And early game dance will be like feelings pinas. Kuya Yuji, makakabawi ng isa ang Bren Esports. Mula sa likod! Ay, naku po! Oh my God! Kuya, eto Max from behind, mga Mami Trix. Eto Max from the low ground. Ito na, ang gusto ng Leomord, mga low head. That will be the cleanup. The Tamos will be there. 2-4-3 situation. 1-3. Coco lang mag-isa. 1-3. Coco lang mag-isa pero kaya niya. Coco Jam. Puro low health to ah. Coco Nat. Oh my goodness. Ay, nako. Is the Coco Nat. Is a giant Nat. Ay. If you eat too much, you get very fat. Hinarangan lang si Kuya Coco at... Wala. Ayun o, madam. Tatlong Brusco. Yung umarang... Natakot. Binouncer. Si
cancer si Kuya Coco. Ay, eh, naku po. Sabi natin, isa yan sa mga hari ng lifestyle. Oo, oh, yung... So, hindi nila, they cannot underestimate itong tapos. Kaya ganun din siguro, alam na execution na pwede pa silang matalo. Actually, pilit nila yun. Actually, hindi pa ganun dalaki lamang ng exit dito. Ha? Oh. The peak of capability of Ren Esports is too real because of the show. Alam mo naman si Kuya Hayes dito, best show in the world. You, top global show dati pa lang ever since the world began. So grade 4 pa lang siya, nagsashow na siya. Oh, grade 4 pa lang pwede yan. Man. Pwede pa ya, pwede naman wala pang ML, nagchuchuko na. Yun na nga, yun na nga medyo delikado si, dito. Si Cho, di ba parang si Bruce Lee do? Si Bruce Lee, ano? Pwede, pwede. Baka. May sipa yan, may sapak. Pero yun nga, madam eh, knowing na si Kuya Yuji dito, yes, na-shutdown siya, having those three Athena Shield for the side of Brent Esports, nagkakaroon na rin ng sustain yung Brent. Mas, yung Brent. Kasi kanina yung X eh, Gucci sila sa ano dito sa sustain ng early game eh. Pero ngayon, may mga true damage na yung carries ng side ng Brent. At kahit anong resistant mo, true damage is true damage. Yung Light Will Mark kasi, 7 to 12... Nagpe-penetrate kasi siya eh. Oo, 7 to 12 true damage yun ng percent eh. So, pag sinabi true damage, kung ano yung nakasulat doon, yun na talaga yun. Oh. Wala nang minus-minus. Wala nang minus-minus. Pero tingnan natin, ang medyo awkward lang ngayon is Execration starting to fall off yung kanilang mga hero. At Brent Esports, eh, unti-unting bumabalik sa ayos. Oo, nararamdaman na nila. Ibigay nila lahat ng space kay Kari, kay Lunox. Correct. Kaya pa eh. Kita mo naman, nanalo sila dun sa isang clash na yun. Tsaka parang... hindi rin biro yun. Tsaka bukod dun, madam, parang walang nakakasabay kay Coco dito kapag, ano, kapag gagatan. Kung baka si Coco yung pinakamagaling kumagat dito sa lahat. Oh, pero eto, nahuli si Ace. Yun lang ang pagkakamali. Execration getting one, Madam Aki. And this ito yung kailangan iwasan ng Brent Esports. Yung mga paisa-isa, yung fashion show. Pero ito na nga, they will try to contest this Lord, mga kaibigan, fame, you know, with the initiation. Okay. Pero eto, nagkakambahan dito, ladies and gentlemen. Here comes the stun. Pero ito yung Light Will Mark. Ribo will pop his ultimate. Zaman Force. Nagkaroon dito ng Phantom Steed. Pero si Coco, inaatake dito yung Harit. There's the shutdown. Double kill. Look at the Luno. Ay, ang sakit ni Kuya Zapno dito. Pero E2 Max. Kamote! Kamote, Pappesti! Si Coco na naman! Si Coco na naman yun natin! A coconut! Not is a giant! Not one-on-one sa tatlo! Ay, pero di mo kaya to! Execration! Getting the upper hand on that clash, Madam Aki! Four versus five yun! 4 versus 5 pa nga. At nanalo pa sila dito. So, might be a round 2 pain. Hindi siya nawawala ng pag-asa. There will be the show. Mga kaibigan, trying to contest the Lord of the Phantom Steed who will be casted. Pero tingnan natin. Ay! Ikaw po! Pero si Kuya Hayes, nakaw, mukula na to. Ay, grabe! Ay, oh, nakatakbo pa! Hindi! Napon ni Kuya Zack! Kuya Zack! Nakuha pa ng kill! And execration! Ikaw pala si Coco, Jack. Ikaw pala si, ay, si, ano? Si Kuya Payne. Si Kapitan. Ikaw pala si Kapitan. Ako ang franchise player. Kung sino yung nakakaramdam ng pain, sila yung nasasaktan. Correct. Ang importante, ay, mahalaga. Lagi niyong tatandaan yan. At dahil dun, Madam Aki. Nanalo na naman na execution sa isa pang clash. At ito yung pinakailangan nila. So, kung mapag-maintain nila yung ganitong aggression at yung ganitong strategy, wala na eh. Mababaliwala yung marksman ng Brent Esports na yun isa sa pwedeng maging nakakatakot for Brent. Yung lineup kasi rin ng Brent dito, madam, yung tatlo, haharap, yung dalawa, si Chepi. Kaso ang nangyayari dito, knowing na meron kang Harit, meron kang Gushon, yung dalawa sa likod, kaya nilang pasukan. May pang backline sila eh. Parang ano dito, parang... parang ano? Nakalimutan ka sabihin. Parang just like. Parang just like dito. Oh, pero eto, nilabas na naman ang kabayo ni Kamote, eto mga Babatrix. Tamang trabaho ng execution dito, taking down the turret, mga kaibigan. Pero ang gulo na mga nangyayari dito, nagkaliwalay. Execution with the mega kill streak for Edomax. Grabe si, Zapno dito, sabi niya, bahala kayo mag-clash dito. Bahala kayo dyan, ako trabaho lang ako dito. Trabaho lang, walang personalan. Si Coco, ako po, naging Coco job na naman ata, pero makakaligtas pa siya. The mid lane turret. Ay, naku po, X eh. Ay, dalawang palo na lang to, Kuya Manjin. Oo nga, pero mission accomplished mission dito. Kakaiba na tong X eh, na ipipani na sila, na-realize na nila mga ano. Mga bagay-bagay. Mga bagay-bagay, oh my God. Igisip na sila sa katotohanan, pero si Hayes naiwan pa rito sa labas. 4 versus 1, pero lalaban pa ang show dito. Ang sakit. There's the immortality, pero wala na siyang magagawa dito. Mega kill streak na. Kuya Zapo, pero ito, isa blow.
combination, Gary Lunox. Ay, naku po. Yun lang. Naku, yun delikado. Lang, yun lang, Kuya Zabno. Trying to run for his life, pero wala siyang katakot-takot dito. Nakita natin kanina, Madam Aki, yung isa blow-blow. Si Bobby Blow-Blow. Bobby Pacquiao. Isa blow-blow combination ng true damage. Ganun ang ganun yung gustong clash ng Brent. Kaso wala eh. Hindi sila makahanap ng magandang opportunity pwesto. Kasi wala, kumbaga, nahirapan silang pumwesto. Kakasabi mo lang, dahil nga, masyadong malikot si Zapno. Masyadong malikot yung tatlong core dito ng Exe. Eh, yung core lang naman ng Exe na haharap dito, yung Leomord. Yung Leomord lang yung makikipagsapakan sa harap eh. Tapos si Zapno, doon na siya sa backline. Si Zapno tsaka si Harit. Sa likod na yan. Mga Getty. So, kumbaga, napapaligiran na sila. Ganun yung mangyayari dito sa brain. Naku po. Ay, nako. Pero, may comeback possibility pa ba dito? Tanda mo, laging may possibility, madam. A chance the rapper. Pero ito si Pakpet. Naku po, Zaman Force. No. Napatay si Kuya Zap, pero may namatay din sa kabila dito yung Lunox. Pero ito na naman. Ito, Max. Hiwalayan motion na naman hiwalayan dito, madam. Yami. Ito, Max, hindi yan. Low on health. Pero makakuha pa sila dito ng kill. Pain is on the run for his life. Hangapin pa dito ang execration. Pero, ito na nga, takbuhan na, sir. Grabe dito, Mami Trix. Hiwalayan jutsu para sa side ng execration. And ngayon, yung Brent, sila na ang nasa naiipit na sitwasyon dito, Madam Aki, knowing na si Kuya Yuji yung main damage output ng Exe, may ng Brent, yun ang main target nila. Kasi yung carry, madaling maiwasan eh. Mas pag naabol ka kasi ng Lunox, mas mababurst ka eh. Naku po, kailangan mag-ingat dito ng Brent sa kanilang take ng positioning, dahil kapag nakuha pa ng Exe, itong Lord na to, almost doon na ata ang laban dito, Madam Aki. Pwede na nating masabing mission accomplished. Mission accomplished. Pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa dito sa Brent. Isang magandang clash at positioning lang. Kayang-kaya pa nila itong makuha. Totoo ka dyan. Isang magandang Minowan Fury. Kaso ang dilema nila dito, may purify. Unahan sila na ang ganda ng save. Oh my goodness. Ay, Zaman Force will be there. Napakagandang pwesto ng execution dito. Yuji, makakuha pa siya ng kill. Hey, low on health. Pero mamamatay pa sila dito. Si Coco na lang ang natira. 1-on-1 sa apat dito. Hey, tumatakbo. Ito ang kabayo natin. Phantom stop, phantom step para kay Rivo. Crack block. Habang ang minions naman, ginugo na lang ang base. It's a total execration victory for that clash. And right now, they are going for the Lord. Ang ganda ng setup dun, Madam Aki. Zaman Force, nilatag yung spada. Tapos, nandun sila lahat. Tapos nilatag din yung phantom step dun. So, baga, naglatagan. Naglatagan. Ay, parang ano yun, nasa Batangas yun. Naglatagan. Pwede naman. Umaga, sabi ni Pakbet dito, ito ang katotohanan. Yan na. Nilatagan na kayo ng red carpet. Oo, naku po. Ma'am Trix. Ewan ko pa, pero... And right now, actually, kung titignan pa natin yung items dito, Pakbet, also having the Thunder Belt, makunat-kunat na rin ang Harit dito. Ang dilema nila sa Harit kasi dito, madam. Walang makakapigil. Wala silang panghuli, no? Oo. Kasi kahit si Pakbet, kahit sabihin mo Maminoan Fury siya dito, okay lang siya eh. Gucci lang siya dyan eh. Meron na rin siyang immortality. So maganda na rin yung sustainability niya. Gucci na siya sa damage niya dito, madam eh. Ang comeback potential dito ng Brent Esports, so sabi natin, pwedeng patabayin si Kari, pero siya yung unang nawawala eh. Ayun, oo. Pati si Yuji na din. Pero sino may target? Mr. Coco. Oh my God. Tapos ka pala. Walang makati sa amin. Okay, pero dumidepensa sila dito. Naku, si Hisa may iwan. Ay, naku po. Oh my goodness. Nagpaisa-isa sila dito, mga kaibigan. Nag-audition. Oh! Victoria's Secret Fashion Show. Oh my G! Ay, yung dalawang damage. Immortality will be there. Pero si Zapno, papasok siya dito. Ay, boy pa si Kuya Pain dito. Zapno mag-isa. Nako, Kuya Zap. Too much, pero still. Basag dito ang tier 3 turret sa bandang top lane. Ito ang Hurricane Dancers. Mga kaibigan, execution trying to finish out the game, pero mukhang mahihirapan pa ata sila dito. Pain will be getting that kill, and that Minowan Fury on to 3. Sinari